Hinati ko na po sa tatlo ang ate pong tarot card. Ito po ay number 1, si Trin, number 2, Jade, number 3, Black Obsidian. Pumili na lamang po kayo kung anong stone po ang gusto ninyo at kung anong gusto iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, hunayin na po natin ang number 1, si Trin. Sinasabi po dito na ating tarot card sa mga dalaga na nakapili nito ay may paparating sa inyong mga inibig at maaaring tunay ang pagmamahal nito sa inyo. Sinasabi rin po dito na marami rin kayong mga magandang oportunidad ang nakalampas. At sinasabi rin po dito na maaaring minsan ka nang naloko at maaaring maging aware kayo at maaaring mauulit daw po ito muli. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay may gabay at hindi nakakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. Kayo daw po ay lapitin sa tukso. Sabi po dito, umiwas daw po kayo sa tukso. Sinasabi rin po dito na maaaring sa mga may anak na nakapili dito, ay maaaring swerte naman daw kayo sa inyong po mga anak. Maaaring magkakaroon daw po ng isang okasyon, parang birthday yan po ito, at pagtitipon ng isang pamilya ang magaganap. Sinasabi rin po dito na maaaring may darating na magandang balita. Sinasabi rin po dito na maaaring may darating din ang magandang balita tungkol sa usapin daw po ng pera. Sinasabi rin po dito sa mga nagnanais ng kasal na nakapili na number 1 ay wala pang kasalan na magaganap. Maaaring meron kayong pupuntahan at matutuloy naman daw po ito. Sinasabi rin dito na matalino daw po kayong tao. Kaya na kailangan daw po ay pag-iisipang mabuti ang bawat desisyon dahil maaaring meron kayong magiging desisyon na maaaring magpipild kayo sa magiging desisyon nyo ito. Kaya kailangan pag-iisipan nyo itong mabuti. Sinasabi rin dito na maaaring may darating na balita na maaaring ikaiinit ng inyong pong ulo. Sinasabi rin po dito na sino man nakapili na number 1, kayo daw po ay breadwinner ng inyong pamilya. Kayo yung nagdadala ng inyong pamilya. Parang sa ngayon, nape-pressure kayo para meron kayong gustong bitawan sa sitwasyon na kung ano meron ka sa ngayon. Pero sabi po dito, nasa inyo naman daw po ang pagpapala. Marami kang mga pangarap sa buhay, bagamat sa ngayon ay maaaring tanggapin nyo daw po muna kung ano man yung sa kasalukuyan. Kasi parang gustong-gusto nyo nang maganap daw yung mga nais ninyo, nape-pressure daw kayo sa kakaisip daw po about dito. Na siya nagiging dahilan kung bakit nagiging maiinipin daw po kayo at nagiging mainitin daw po ang inyo pong ulo. Sabi po dito ay may bigla ang swerte na darating tungkol sa usapin ng pera. Kaya huwag daw kayo mag-alala at kailangan pag-isipang mabuti ang paggastos dahil maaaring ang pera ay dadaan lang sa inyo pong mga kamay. Yan po sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito na ating tarot card na kayo daw po number 2 ay maaaring may mga pagtatalo na nagaganap sa kasalukuyan. Maaaring may problema kayong pinagdadaanan tungkol sa usapin ng pera. Pero fighter na tao daw po kayo. Napakasipag daw po ninyong tao. Maaaring kayo daw po ay madagdagan ng kita or kaya maaaring kayo ay ma-promote. Sinasabi rin po dito na maaaring meron daw pong bigla ang pera na paparating. Parang hindi nyo inaasahan na may pera paparating. Bagamat sa ngayon, maaaring may darating sa inyong balita na ikaiinit ng inyong pong ulo. Maaaring magkaroon kayo ng pagtatalo ng inyong karelasyon. Sinasabi rin po dito na may tukso na mahirap iwasan. Sa ngayon, meron kayong kinaseselosan. Maaaring magkaroon ng pagtatalo ng magaganap. Maaaring meron kayong inaasahan na tao na tutulong sa inyo, pero parang sa huli ay hindi ka matutulungan dahil maaaring siya pa yung marami ring obligasyon na sa kanilang sariling pamilya at maaaring hindi niya kayo matulungan in the end. Sinasabi rin po dito na maaaring may darating na balita na ikaiinit nga po ng inyo pong ulo. May pagtatalo na magaganap. At sa mga single na naghihintay ng forever, may paparating sa inyong manginibig at tunay ang pagmamahal nito sa inyo. Sinasabi rin po dito na maaaring bagamat kayo daw po ay magkakaroon ng pagtatalo ng inyong karelasyon, hindi naman daw po ito mauwi sa totaling hiwalayan. Bagamat may mga naghahamon ng hiwalayan, ang pinakamayor na problema nyo sa ngayon ay tungkol sa buhay ninyo ng inyong karelasyon. Maaaring meron kang kinaseselosa na siya nagiging dahilan kung bakit lagi kayo nagtatalo. At ang inyo daw po karelasyon ay malapit sa tukso, at ang masaklap sa kanya ay hindi niya ito maiwasan. Kaya madalas ito ang pinagtatalunan daw po ninyo at maaaring may darating pa sa inyong balita na ikaiinit ng inyong pong ulo at may pagtatalo na magaganap. Yan po sinasabi ng ating pick a card number 2. Number 3.
Yung sabi po dito na ating tarot card number 3, naingatan ninyo ang inyong kalusugan dahil maaaring kayo magkaroon ng karamdaman. May mag-a-attempt na manghingi ng tulong pero parang hindi nyo mapagbibigyan ang taong ito. Yung sabi po dito na maaaring meron kong sitwasyon sa ngayon na parang kinalulungkot to po ninyo, parang meron kayong gustong silisanin sa sitwasyon na kung ano meron ka sa kasalukuyan. Yung sabi po dito na maaaring may kasaganahan na paparating at maaaring meron daw pong magdadalang tao sa isa sa miyembro ng pamilya o kamag-anakan. Yung sabi po dito na may problema ka sa buhay, pag-ibig at pera sa kasalukuyan. Pero kung kayo daw po'y naghahanap ng trabaho, ay maaaring matanggap kayo sa trabaho. May darating na bagong miyembro ng inyong pamilya. Sa ngayon, meron kang iniisip at maaaring ang iniisip nyo ito ay siya nagiging dahil kung bakit kayo ay nai-stress. Pero malayo naman sa depression ang problema mo yung pinagdadaanan. Maaaring machichismis ka daw or mahuhusga ng ibang tao at huwag mo na lang itong papansinin. Maging aware ka dahil maaaring ikaw ay maluloko. Sinasabi po dito na maaaring makakaisip ka dahil sa dami ng mga problema pinagdadaanan, kayo daw po mismo makakaisip ng mga pamamaraan kung paano kayo magtatagumpay sa buhay. Yayaman pa nga daw po kayo number 3, may maganda kayong kapalaran na nag-iintay. Magamat sa ngayon may mga pagsubok ang pinagdadaanan pero malalampasan nyo naman daw po ito. Sinasabi po dito na kayo ay fighter na tao at masayahing tao. Yan ang sinasabi ng ating pick a card for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Ang aking pagbabasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga nabanggit akong hindi kagandahan, maaaring ito po yung inyo pong iwasan. At yung mga ganda ay welcome po natin. Salamat po!